Marahil isa rin kayo na natutuwa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng teknolohiya sa ating pamumuhay. Sapagkat dahil dito, napapadali ang ating mga gawain, nakakakuha tayo ng balita at impormasyon, at marami pang iba. Tulad sa kwento ngayon, dahil sa teknolohiya, natukoy si Alexander, bilang salarin sa mga krimen, tunghayan natin ang kwento ng mga biktima ni Alexander. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all, para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. Si Alexander Wayne Watson Jr., o kilala sa tawag na Alexander, ay ipinanganak noong September 24, 1969, sa Anne Arundel County, Maryland, United States. Ang unang pagpatay ni Alexander ay noong siya ay 17 na taong gulang. Ang una niyang biktima, Buntam Anderson, 34 na taong gulang. May dalawang anak, nakatira lamang ng ilang milya ang layo sa bahay ni Alexander. Noong October 8, 1986, si Buntam ay nasa kanilang tahanan sa Gambrills, dahil siya ay nakasick leave mula sa kanyang trabaho sa Fort Meade. Noong araw na yon, siya ay natagpuan ng 10 taong gulang na anak ng kanyang kasintahan na nasa bathtub, at wala ng buhay. Ayon sa imbestigasyon, si Buntam ay ginahasa, sinaksak at sinakal hanggang mamatay. Sa kasamaang palad, hindi natukoy kung sino ang pumatay. Kaya si Alexander ay malayang nakagagala. Ang pangalawang pagpatay ni Alexander ay noong kasalukuyang 19 na taong gulang siya. Mary Elaine Shireka, 37 taong gulang, nakatira lamang ng ilang milya ang layo sa bahay ni Alexander. Noong umaga ng May 23, 1988 sa parke, habang gumagamit si Alexander ng pinagbabawal na gamot, dumaan ang nagjo-jogging na si Shireka sa kanyang harapan. Dahil sa tawag ng laman, at epekto ng gamot sa kanyang katawan, sinundan niya si Shireka. Nang naabutan niya si Shireka, kinaladkad niya ito papunta sa bukid, at ginawa niya ang nais niya kay Shireka. Ang kasintahan ni Shireka ay nag-alala nang hindi ito pumasok sa kanyang trabaho. Kaya dahil dito, nag-report siya sa mga pulis. Sa araw ding yon, isang magsasaka na nag-aararo, ang nakatagpo sa katawan ni Shireka, at agad naman niya itong ini-report sa pulis. Ayon sa pag-iimbestiga, si Shireka ay ginahasa, sinaksak at sinakal. At sa katabi ng kanyang katawan, nakita ang dugwang medyas. Sa pangalawang pagkakataon, hindi muling natuklasan kung sino ang salarin sa krimen. Pagkalipas ng 2 taon, noong 1990, nagpakasal si Alexander at nagkaroon ng isang anak. Siya at ang kanyang pamilya ay lumipat sa Southgate Apartment Complex sa Glen Burnie. Siya ay namuhay ng maayos kasama ang kanyang pamilya. Ngunit tila, nasa dugo na talaga ni Alexander ang kasamaan. Sapagkat pagkalipas lang ng 3 taon pagkatapos niyang bumuo ng masayang pamilya, muli na naman siyang sasalakay. Ikatlong biktima at pinakabata, Lisa Kathleen Hainel. 14 na taong gulang, isang mag-aaral sa 9 na baitang sa Old Mill High School. Noong January 15, 1993, si Lisa ay nawala habang tinatahak ang kanyang karaniwang daanan patungo sa paaralan. Dahil dito, ang kanyang ina at ang kasintahan ng kanyang ina ay hinanap siya kung saan-saan. Ngunit walang nakitang bakas ni Lisa. Kinabukasan ng January 16, 1993, natagpuan ng kasintahan ng kanyang ina na nakabaon sa bangin sa likod ng lugar ng paaralan si Lisa. Siya ay halos nakahubad na natagpuan, ngunit may nakasuot pa ring isang medyas. Ang kanyang katawan ay may mga saksak at mga marka ng sakal. Hindi tulad ng mga naunang biktima, si Lisa ay hindi ginahasa. Kaya wala sa kanyang nakuhang semilya. Gayunpaman, ang DNA ng pumatay ay nakuha pa rin, ito ay sa pamamagitan ng sigarilyo na natagpuan malapit sa katawan, na may mga bakas ng dugo ni Lisa. Ngunit sa 3rd pagkakataon, sa kabila ng mga ebidensya, hindi pa rin natukoy ang mamamatay tao. Ang kanyang huling biktima, Deborah Cobb, 37 taong gulang.
Noong June 13, 1994, nahuli si Alexander na ninakawan at pinatay ang kanyang manager sa Forestville na si Deborah Cobb. Siya ay inaresto at kinasuhan ng salang pagpatay kay Deborah Cobb. Noong December 1994, siya ay nakatanggap ng habang buhay na pagkakulong. At siya ay nabilanggo sa Jessup Correctional Institution. Makalipas ang isang dekada, noong 2004, gamit ang teknolohiya ng DNA, ang ebidensyang nakolekta sa tatlong mga biktima na sina Buntem, Shireka, at Lisa ay naugnay sa DNA ni Alexander. Kaya dahil dito, sa edad na 35 na taong gulang, kinasuhan siya ng tatlo pang pagpatay. At ang kanyang bagong paglilitis ay naganap noong 2007. Siya ay umamin na nagkasala sa lahat ng mga kaso, upang maiwasan niya ang posibleng parusang kamatayan. Kaya nasentensyahan siya ng 4 na karagdagang habang buhay na pagkakakulong, na inihain kasabay ng kanyang nauna. Siya ay nakakulong sa North Branch Correctional Institution hanggang sa ngayon. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Reijin Kodama from Japan, Marisa Prestoza Riyad, Marquez Marvi from Romania, ang new subscriber na sina Ellen Rose Channel, Lite John Nakana from Saudi Arabia. Sana po ay tama lahat ng bigkas sa inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Alexander Wayne Watson Jr. Maraming salamat!